Bakit nga ba kailangan pang mapako sa krus ang Panginoong Jesus? Why did he have to be crucified and to suffer terribly? The crucifixion of Jesus raises many questions about him and about us. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, nailed to a cross. Napako sa krus ang Panginoong Jesus. Bakit? Ano ang dahilan? Salamat, Ama, dahil maaari naming pagbulay-bulayan ang kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Maaari naming balik-balikan. At salamat sa napakagandang pagre-record ng Bible. Sa napakahalagang kaganapan na ito, na sa lahat ng panahon, maaari naming balikan at pagbulay-bulayan ang kahulugan. Ngayon, Panginoon, pakalinisin niyo po kami, ang aming puso, ang aming isip, at turuan niyo kami, Panginoon. Dagdagan niyo pa ang pagkaunawa namin tungkol sa pagkakapako ni Jesus at ano ang kahulugan nito sa aming buhay. We ask you, Father, to be our speaker, lead us, teach us, heal our infirmities, strengthen us. Give us the power of the Spirit to grasp the mystery of the crucifixion of Jesus, your Son. Father, we thank you. We honor you in the name of Him who was crucified for us, in the name of Jesus Christ, our Lord. Jesus was tried and sentenced to die on a cross. At pagkatapos noon, ay dali-dali na siyang pinapunta doon sa pagpapakuan sa kanya. At siya nga ay ipinako. Mark 15:23, "There they gave him some wine mixed with a drug to ease the pain, but he refused to drink it." Sobrang sakit ng mapako sa krus. At meron naman kahit konting habag na nalalabi sa pamamaraan ng pagpatay na ito sa mga convicted criminals, pinaiinom nila ng alak, mumurahing alak na hinaluan ng kung ano-ano. Kuminsan ay mga katas ng apdo, ng hayop, para maging pampamanhid. Nalalasing, nababangag yung ipapako at hindi gaanong nararamdaman ang sakit. But Jesus refused the anesthesia. He had to be fully aware of the pain. Tinanggihan ng Panginoon na inumin ito buong kagisingan, katapangan at buong loob niyang hinarap ang lahat ng kahulugan ng kasakitan na mapako sa krus. Jesus suffered for our sins in conscious wakefulness. Think of yourself having an operation without anesthesia. Walang pampatulog, walang pampamanhid. Higit pa ron ang mapako sa krus. Talagang hindi iniwasan ng Panginoon yung hapdi, yung kirot, yung sakit dahil talagang aakuin niya ang parusa para sa mga kasalanan nating lahat. Mark 15:24, "They nailed Jesus to a cross and gambled to see who would get his clothes." At habang siya na may nagdurusa, unti-unting namamatay, ay pinagsusugalan naman yung kanyang damit na hinubad sa kanya. You know, being crucified entailed being stripped naked. It was ease for the executioners. Mas madali sa kanilang malaman, patay ka na ba? Mas madaling baliin ang iyong tuhod, ang iyong lulod. Mas madali kanilang saksakin sa tagiliran kung wala kang damit. And of course, for further humiliation for the convict. So nadagdagan pa ng kahihiyan yung sakit na naranasan. So Jesus suffered humiliation in our place. Why did he have to be stripped? Because we are all stripped naked because of our sins. May mga damit man tayo ay daig pa natin ng naglalakad ng hubo sa mundong ibabaw dahil sa mga kasalanan natin. But Jesus was stripped so he could give us his clothes to give us dignity. So sa kanyang pagkakapako, tayo yung nakaligtas sa pagkakapako, sa kanyang pagkakahubad, ibinigay sa atin yung damit para tayo ang magkaroon ng saplot. We were dignified by the clothes of the Jesus righteousness. Mark 15:25 to 26. "It was about 9 o'clock in the morning when they nailed him to the cross. On it was a sign that told why he was nailed there. It read, 'This is the King of the Jews.'" So may karatula na ipinako sa taas ng kanyang ulo, doon sa mataas na bahagi ng krus, ito ang hari ng mga Hudyo. That was the crime
But the irony of ironies, it was also the truth. At dyan pa lang, meron na agad tayong leksyon, mga kapatid. Truth could have a high price. Minsan, mahal ang ibinabayad para maging totoo. Para magpakatotoo. Truth is never cheap. Sometimes we pay dearly just to be truthful. But truth is worth the price. That's why Jesus paid. Because truth sets free. Kung hindi si Jesus ang hari ng mga Hudyo, at kung hindi si Jesus ang hari ng mga hari, at kung hindi si Jesus ang hari ng lahat, sino ang magliligtas sa atin? Kaya yung katotohanan na yun ay napakamahal ng bayad dahil buhay niya ang ipinambayad. Jesus, and therefore truth itself, was nailed to a cross to set people free. Naranasan niyo na ba na maitali sa kama kung kayo'y pasyenteng malikot? Naranasan niyo ba maitali at all for any reason? Kung naranasan na ba natin na merong kang cast dahil nabalian ka ng buto at hindi mo makamot yung lugar na makati, hindi mo maigalaw yung kamay mo o hindi mo makamot yung mismong merong cast? Anong ibig sabihin ng nakapako ka? Walang magagawa ang iyong paa at kamay. Ano man ang gawin sa iyong katawan, ng mga insekto, ng mga tao, ng mga elements, you cannot even help yourself. Hindi ka malaya. At si Jesus ay napako para tayo ang lumaya. Para tayo ang makagalaw. Para tayo ang makakilos. Para tayo ang makalayo sa kaparusahan ng kasalanan. Mayroon talagang pagpapalit na naganap. Nagpalit tayo ng lugar, kinuha niya ang lugar natin, kung kaya tayo ay naging malaya. Nobody can ponder the crucifixion of Jesus without feeling deep emotions. Dahil talagang ang ibinayad niya ay hindi kayang sukatin. Mark 15:27-28. The soldiers also nailed two criminals on crosses, one to the right of Jesus and the other to his left. Para dagdagan pa ng insulto, ipinako pa ang dalawang tunay na kriminal sa magkabilang tabi ng Panginoon. Anong gustong ma-accomplish sa mga Romans? To declare Jesus guilty by association. Tutal, makasalanan lagi ang kasama mo nung nabubuhay ka. Tutal, lagi kang naliligid ng mga makasalanan. Kumpletohin na natin hanggang kamatayan, paligiran ka ng mga makasalanan. At ito ay para pagmukhaing makasalanan din siya at nasa ganon, gumaan sa loob ng mga nagpapatay sa kanya ang kanilang ipinagawa. At talaga, di ba, many people judge us by association. Kung sino ang kasama mo, sasabihin nila, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. That's not always the truth. In fact, that's not the truth in Jesus' case. He was a friend of sinners, but he was not one of them. But he was one with them in spirit, in love. So think of those two men as you and me. Tayo naman yun eh, wala namang iba. Ikaw at ako, nakapako sa magkabilang panig ng Panginoon. Dahil tayo naman yung dahilan kung bakit siya namatay. But was Jesus stained by those men? Nabahiran ba siya? Nahila ba siya pababa? No. Baligtad. Napaangat niya yung mga kasama niya. Like us, we become righteous by association. Nagiging righteous tayo dahil associated tayo with Jesus. Not because we are righteous, but because we are associated with Him. At ito, mga kapatid, ang isang napakalalim na talinghaga kung bakit siya kinailangang pagitnaan ng dalawang makasalanan. Hindi para siya pababain, bagamat yun ang intensyon ng mga naggawa nun, pero dahil yung mga makasalanan ay nasa tabi niya, sila ang nagkaroon ng pagkakataong umangat. Tulad natin, we are never righteous, ever. But by being associated with Jesus, because of His righteousness, nagmumukha na rin tayong righteous. Sa katotohanan niyan, itinedeklara niya tayong righteous because He paid for our sins.
Kaya napakalaking kasalanan na maging self-righteous, because nobody is righteous by himself or by herself. Hindi ka pwedeng maging mapagmataas, mayabang, na ikaw ay banal, ikaw ay tama, iba'y mali. Kasi kaya ka lang naman natama, hinugasan ka ng dugo ni Jesus. At sa pagtanaw mo ng walang hanggang utang na loob sa kanyang kabutihan, di ka dapat kailanman magyabang. At hindi mo dapat maliitin yung mga inaakala mo'y makasalanan o kaya ay mali at ikaw lang yung tama. Dahil napatama ka lang eh, beneficyo mo lang yun na hindi mo naman deserved. We are righteous because of Jesus' righteousness. So hindi nila napadumi si Jesus by association. In fact, those two men were dignified by Jesus. We are dignified by Jesus because Jesus lifts us up. Isaiah 53:5. He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. Daang taon bago naganap yung crucifixion, inihayag na ni Isaiah ang kahulugan nun. Sinugatan siya, dinurog dahil sa ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng pag-ako niya ng ating mga kaparusahan, pinagaling niya tayo ng ganap. An exchange happened when Jesus was nailed on the cross. And we are the beneficiaries of that exchange. Mark 15:29 to 32. People who passed by said terrible things about Jesus. They shook their heads and shouted, "Ha! So you're the one who claimed you could tear down the temple and build it again in 3 days. Save yourself and come down from that cross." The chief priests and the teachers of the law of Moses also made fun of Jesus. They said to each other, "He saved others, but he can't save himself. If he is the Messiah, the King of Israel, let him come down from the cross. Then we will see and believe." The two criminals also said cruel things to Jesus. Yung pinaggawan ng crucifixion was by a roadside. Kumisa na sobrang dramatized sa art, nasa ibabaw ng burol para may mga ulap-ulap sa likod. That is an artistic representation. But a more believable and practical presentation of the crucifixion was it was by the road. Merong hill sa likod called Golgotha, Korteng Skull. But the crucifixion did not happen at the top of that hill. It was at the foot of that hill. Why? So that every passerby will see Jesus suffering. At kitang-kita nga nila, kaya nga nilibak-libak nila. E kung nasa ibabaw ng mataas ang burol, paano naman nila madidinig yung mga sinabi ni Jesus to be recorded in Scripture? At paano naman nila mapagwiwikaan ang mga kantsaw nila at mga parunggit kung ganong kataas at kalayo? It was really near the audience as it was meant to be. Everyone had a bad word to say about Jesus. Passers-by, religious personages, and mind you, even the criminals who were crucified with him. And in this account, both of them were saying something bad about Jesus. Walang naawa. Anong malungkot na katotohanan dito, mga kapatid? Sa kabila ng pagiging relihiyoso ng bayang Israel, sa kabila ng dami ng mga propeta nila, sa kabila ng limang beses isang araw nilang pagdarasal, sa kabila ng pagkabisa nila ng scriptures, centuries of religious practice did not create good character. Centuries of religious practice did not make the people more humane. In fact, centuries of religious practice hardened the people's hearts. At yan din ang kulang sa ating bansa. Centuries of so-called Christianity has not produced good character. Yung religious practice pa nga ang naging excuse para sa ating mga kalabisan. Walang ipinagkaiba yung mga Israelites sa hindi mananampalataya. How does this happen to Christians and even to followers of other religions today? It does happen.
Mas relihiyoso pa nga ako minsan, mas malupit, mas masungit, mas mahirap kasama, mas judgmental, mas walang lugar sa puso para maawa, lalo sa mga nagkakasala. At sinasabi pa nila, akala ko ba 3 days, bubuuin mo uli ang templo, bumaba ka muna dyan. Of course, they were quoting a misquote. Misquoted na nga si Jesus sa trial, kinukot pa nila yung misquote. At sabi nila, He saved others. True! But why don't they remember the truth that He saved others? Now, they are using it negatively. Sabi, nagligtas ka ng marami, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Na para bang kasalanan na magligtas ng marami? Masama ba na maghangad ng matuwid na daan? Masama ba na gustuhin niya ng matuwid na daan? Pero tuwing may isang clerk sa city hall na nagkakasala, tuwing mayroong isang policeman na abusive, sasabihin ng mga tao, yan ba ang matuwid na daan? Para bang sinasabi natin, huwag ka nalang magsabi ng matuwid na daan. Kasi if nagsabi ka niya tuloy, i-crucify ka because of that. Ginagamit negatively. Di ba sabi mo? Ganon din tayo sa kapwa natin, di ba? Pag sinabing hindi kita papabayaan, tapos biglang eto, hindi ka ngayon maalagaan dahil may kulang talaga siya. Sabi mo, di ba? Sabi mo, hindi mo ko papabayaan. Bakit natin pinaparusahan yung mga tao na nagsasabi ng mabuti at may intensyon gumawa ng mabuti, lalo sa mga panahon na kinakapos sila, buti nga may intensyon kesa wala. Ngayon, minamasama ng mga tao yung sabi niya, siya ay nagpagaling ng mga tao, ba't hindi niya mapagaling ang sarili niya? Ba't hindi niya ngayon matulungan ang sarili niya? Na parang krimen yung ginawa ni Jesus noon na tumulong sa iba. Those types of people could be us. Pwede nating ipako ang isang tao sa nasabi niya na mabuti noon at ngayong kinakapos siya, yun ang lagi nating uungkatin at pwede nating laging isumbat sa kanya. Na parang gusto na tutuloy magsisi, bakit nga ba nakapagsabi pa ako ng maganda? Bakit nga ba nakapangako pa ako na gagawa ako ng mabuti? Ngayong kinakapos ako, ayun ngayon ang isinusumbat sa akin. This history keeps repeating. Kaya magandang balik-balikan. Ang mahalaga, lumabas ka sa kwento at tingnan mo ang sarili mo na nasa loob ng kwento na yon. Luke 23:27, a parallel account with additional details. A large crowd was following Jesus, and in the crowd, a lot of women were crying and weeping for Him. Meron naman na hindi katulad ng mga taga-Jerusalem. At ito yung mga promdi. Ito yung mga believers from Galilee who followed Jesus from Galilee to Jerusalem. Parang kumbaga, ang layo niya ay halos Pangasinan, mga taga-Ron sila, tapos nagpuntahan sa Maynila, sumunod kay Jesus sa capital city. At sila yung susunod-sunod, nananangis, umiiyak, dahil kilala nila si Jesus. Si Jesus naman kasi hindi naman talaga masyadong kilala sa Jerusalem. Most of His ministry were done in Galilee, sa isang malayong probinsya. At doon siya napahamak sa city na ito. True believers, the truly spiritual, wept. Yun naman talaga ang tamang reaction sa nangyayari. The people were divided among those who mocked and laughed at Jesus when He suffered, and those who deserted and denied Him when the going was tough, and those who followed Jesus to Calvary and wept for Him. The question is, who am I? Who are you among them? Sa pagdurusan ng Panginoon, mayroong pinagtawanan siya, nilibak. Meron namang dahil mahirap na ang lagay, ay iniwan siya, itinanggi na kasama siya, at merong hanggang doon sa kamatayan ay sumunod at nananangis. They were one with the Lord. Sino tayo doon? Surely, pwede tayong mamili ng isa sa tatlong choices. What is our stand when our Christianity is under attack? When spirituality becomes difficult and not famous or not popular, what do we do with our association with Jesus? Itinatago ba natin yung association natin sa Kanya tulad ng itinago ni Peter? O thick and thin, difficulty or glory, nandun pa rin tayo at malinaw na mananalig tayo kay Jesus. Kaya magandang suriin ang kasaysayan kasi nandun tayo sa loob nun. Luke 23:28-31.
Jesus turned to the women and said, "Women of Jerusalem, don't cry for me. Cry for yourselves and for your children." Someday people will say, "Women who never had children are really fortunate." At the time, everyone will say to the mountains, "Fall on us." They will say to the hills, "Hide us." If this can happen when the wood is green, what do you think will happen when it is dry? Isang matalinghagang pangungusap mula sa Panginoon tungkol sa isang paghihirap na darating pa. Maaring a time of judgment. When the reverse of what is considered to be good is more desirable, like childlessness is better, being buried is better. What could be worse than those? It could be judgment that the Lord was talking about. Kaya sinasabi niya, huwag niyo kong tangisan. Ang tangisan niyo ay inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Dahil nabubuhay ang mundo sa kadiliman. At pag dumating ang liwanag, ang kadiliman na ito ay matutupok. Iyakan ninyo ang inyong mga sariling kalagayan. Imagine that Jesus was on the cross, the worst experience that a human being could experience, at least as far as the time in human memory is concerned. Pero sabi niya, mas magaan ang kalagayan ko kaysa kalagayan ninyo. Maahawag kayo sa inyong mga sarili. Yun ang kalagayan ng tao pag ang tao ay nabubuhay sa kadiliman, pag ang tao ay nasa kasalanan dahil may darating na napakahirap na paghuhukom. The women then were believers of Jesus, but he said, "Weep for yourselves." Therefore, the women now are symbols of Israel. Kasi sabi niya, "Women of Jerusalem," though these women were from Galilee actually. Because Jerusalem was the center, it was the symbol of the Jewish civilization. "Weep for yourselves. The nation is lost. The people are lost. And your situation is more difficult than mine at the moment." Luke 23, 34 to 35, Jesus said, "Father, forgive these people. They don't know what they're doing." Habang nagdurusa, ang Panginoon pa ang humingi ng tawad para sa mga nagpapasakit sa Kanya. You see? This is the only correct and righteous way to react to people's sinfulness and cruelty and errors. To realize that they are spiritually blind. Hindi mo lang pwedeng sabihin na masama ang taong yun. Nagsasabihin mo, nabubulagan siya, nadidiliman. Ginawan ko na ng mabuti, masama pa ang ginawa sa akin. The normal reaction is magagalit tayo. Pero para bang naisip mong ganun kadilim ang isip niya na hindi niya makita ang katwiran. Ganun kalala ang talab sa kanya ni Satanas na akala niya tama ang mali. People lack the necessary enlightenment. Wala silang kaliwanagan. Kaya ang dilim, akala nila'y liwanag. Dahil nauunawa ni Jesus ang kakulangan na yon. Ang kahabag-habag na kalagayan ng tao na binulag ng kasalanan at binulag ng religious fervor and blindness, inihingi pa niya ng tawad sa Ama. Sa palagay niyo, pinatawad? Si Jesus ang humihingi ng tawad. Si Jesus ay nagbabayad para yung paghingi niya ng tawad ay hindi naman libre, may bayad. Grabe ang pagmamahal. Para ihingi mo ng tawad sa Diyos ang gumagawa ng mali sa inyo. Anong kadalasang sinasabi natin? Napahamak siya. Nagkasakit sana siya. Malasim sana siya. Or kung banal at nagbabanal-banalan, ipinasa-Diyos ko na siya. Anong ibig sabihin nun? Sa Diyos ko pinapa-judge. Actually, judgment pa rin ang gusto mo, di ba? Kaya lang ipinapa sa Diyos mo para hindi ka masisi. Pero, hiningi mo ba ng tawad, "Lord, patawarin niyo po ang biyanan ko na nagpapahirap sa buhay ko.
Patawarin niyo po ang manugang ko. Patawarin niyo yung kapitbahay ko. Patawarin niyo yung pumatay sa anak ko. Patawarin niyo yung sumunog ng bahay ko. Patawarin niyo yung kaibigan kong nangahagaw ng nobyo ko. Sinasabi ba natin yon? Kaya pag sinabi mong ipinapasa Diyos ko na, ang ibig sabihin, Diyos na bahala magparusa sa kanya. Pero si Jesus, inihingi niya ng tawad. At binayaran niya yung kasalanan o mga gumagawa noon sa kanya at lahat ng kasalanan nating lahat. Anong kahulugan? The world has not stained Jesus. Hindi na bahiran, hindi na rumihan, hindi na mantsahan, hindi na lamatan sa kabila ng lahat. Nanaig, nagtagumpay ang anak ng Diyos. Ang tunay na pananagumpay ay pananatiling maka-Diyos sa kabila ng lahat. Luke 23:39-43. Another detail added by Luke. One of the criminals hanging there also insulted Jesus by saying, "Aren't you the Messiah? Save yourself and save us." But the other criminal told the first one off, "Don't you fear God? Aren't you getting the same punishment as this man? We got what was coming to us, but he didn't do anything wrong." Then he said to Jesus, "Remember me when you come into your power." Jesus replied, "I promise that today you will be with me in paradise." Tanong siguro ng iba, akala ko ba kanina pareho silang may masamang sinasabi, but itong isang ngayon biglang tama ang sinasabi? Well, hindi na ba niya pwedeng baguhin ang isip niya? Take both as biblical and take both as correct and believable and reliable. But time lapsed. Time passed. One of the criminals asked Jesus to remember him. Could he have had the last minute conversion? Sa Mark, kasama siyang nanglilibak. Sa Luke, nagbagong loob na siya. Merong magandang mensahe dito mga kapatid. Everyone could change his mind. Everyone could convert. Everyone could see the light. At hindi ba, marami sa atin ngayon na nananalig, taimtim magbasa ng Biblia at faithful magpunta sa church, dati mga kontrabida. Kontrabida siguro kung sino man yung nagdadala sa atin sa Panginoon, kay asawa nyo yan, o anak nyo, o magulang, o kaibigan. Ikaw yung tuligsa ng tuligsa. But you change your mind. Congratulations. Napakaganda nitong istorya nitong lalaking ito na ngayon biglang nagpapaalala na kay Jesus. Sabi niya, "Remember me when you come into your kingly power." And Jesus made the promise, "This day, today, isasama kita sa paraiso." So for that man, death became his door. Because physical death leads to paradise for believers. Nakabuti sa kanyang napako nung araw na yon. Kasi kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magbago ng isip at magpaligtas kay Jesus. Kumisan napapako tayo. Kumisan dumadaan tayo sa hirap, nakakasakit. Kumisan nalulugi. Kumisan iniiwan tayo ng ating mahal sa buhay na pagtataksilan. Kumisan dinadalaw tayo ng mga dilubyo, hirap. Pero dun sa oras na yun tayo napapalapit kay Jesus, ipagpasalamat yung mga ganong oras. Tulad ng lalaking itong napako, buti na lang kung hindi siya napako dun, mapapalapit ba siya kay Jesus? Kaya tayo mga kapatid, meron din kanya-kanya mga pagkakapako. Pero ilayo nyo ang pananaw, huwag masyadong malapit kasi pag malapit ang tingin mo, ang konti nang nakikita. When you're too close to the table, you don't see the table. You've got to be far enough to see it in its entirety. Dumadaan ang mga paghirap kumisan, ang mga pagsubok, ang mga sakit, kabiguan, dahil dun tayo nalalapit kay Jesus. Ipagpasalamat. At samantalahin, dahil wala ka ng kakaya-kaya, wala ka ng kalaban-laban, wala ka ng magawa, wala ka ng choice, napapalapit ka sa Panginoon, pwes lumapit. At then, titingnan mo yun ngayon, salamat na lang nangyari sa akin yun.
Kung hindi ako nabigo noon, hindi siguro ako makikinig ng isang mensahe. Kung hindi ako naiinip doon at hindi makatulog, siguro hindi ko mababasa yung Biblia. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ako madadalo ng nagsalita sa akin tungkol sa Panginoon. Things like that. May plano ang Diyos para sa atin. Pero kailangan mag-cooperate tayo sa plano na yon. So, it was paradise that was promised to him. Maybe it is a place or a state of consciousness beyond the limitations of the body. But what is important for you to get there, recognize Jesus and ask Him to remember you, to take you. So if needed, change your mind. Nandito na tayo sa church because we changed our mind about Jesus, about the invitation to be here, about some things. But perhaps even then, meron pa rin tayong mga dapat gawing mga pagbabago ng isip. Kasi hindi naman tayo naging perfect when we made the decision. We are continuously being made perfect. We are a work in progress. We are changing from glory to glory. So ang tanong, ano pa kayang mga pagbabago ng isip ang dapat nating gawin para lalo pa tayong mapalapit sa Panginoon? Ano pa mga pagbabago ng pananaw, pagbabago ng mga kostumbre ang kailangan maganap para higit nating maunawa yung paraisong ipinapangako niya? May parallel pa sa kwentong ito from John 19:19-20. Pilate ordered the charge against Jesus to be written on a board and put above the cross. It read, "Jesus of Nazareth, King of the Jews." The words were written in Hebrew, Latin, and Greek. It was for all to read and to know. All the more that we believe that the crucifixion happened by the roadside. Kasi sino ang makakabasa nung isinulat doon kung nasa ibabaw ng bundok at ang layo-layo? E tatlong languages pa, therefore maliliit na letra para magkasya lahat sa kaprasong karatula, malapit talaga doon sa daan, sa kalsada yung crucifixion for all to even read what was written there. Very, very probably not on the top of the hill. John 19:20-22. The place where Jesus was taken wasn't far from the city, and many of the Jewish people read the charge against him. So the chief priest went to Pilate and said, "Why did you write that he is the king of the Jews? You should have written, 'He claimed to be king of the Jews.'" But Pilate told them, "What is written will not be changed." Kita niyo mga kapatid, of all people, the Roman governor served as prophet. Sa bibig pa niya lumabas yung katotohanan tungkol kay Jesus. Truth could come out of the mouth of Pilate or a donkey or unlikely spokespersons. Dapat laging bukas ang tainga natin. Hindi lahat ng katotohanan ang gagaling sa mga religious leaders. Maraming katotohanan sa Biblia nang galing pa nga sa bibig ng hayop, sa bibig ng mga bata, sa bibig ng mga makasalanan, at ngayon sa bibig ni Pilate. Lagi ka dapat alert dahil maraming pinagdaraanan ng katotohanan para makarating sa atin. John 19:23-24, "After the soldiers had nailed Jesus to the cross, they divided up his clothes into four parts," another parallel account, "one for each of them. But his outer garment was made from a single piece of cloth, and it did not have any seams. The soldiers said to each other, 'Let's not rip it apart. We will gamble to see who gets it.' This happened so that the scriptures would come true, which say, 'They divided up my clothes and gambled for my garments.' The soldiers then did what they had decided." So pinagsugalan ang damit ng Panginoon, which by itself is another message. Yung mga layer-layer ng suit niya, yung outer garment niya na walang tahe, walang sulse, one piece of cloth. It was a seamless one-piece cloth, similar to what pilgrims wear even in India and the pilgrims that go to Mecca. Yung walang tahe, kaya nakapulupot lang sa kanila yung mga telang ito. Matanda ang pinagmulan ng kaugalian nung ganung mga kasuotan. John 19:25-27. "Jesus' mother stood beside the cross with her sister and Mary, the wife of Clopas.
Mary Magdalene was standing there too. When Jesus saw his mother and his favorite disciple with her, he said to his mother, "This man is now your son." Then he said to the disciple, "She is now your mother." From then on, the disciple took her into his own home. Nabanggit ang kapatid ni Maria, na nanay ng Panginoon. So may tatlong Maria noon. Si Maria na asawa ni Clopas, si Maria Magdalena at Mariang ina, plus other women. So many people were there. Very especially John, the beloved disciple, was there. And no wonder he was the Lord's favorite. He was there at the foot of the cross during the crucifixion. Ibig sabihin talagang malapit ang kanyang loob, while the other disciples were looking from afar, safely distant. Pero pansinin niyo mga kapatid, nakabaon ang mga pako sa mga buto, laman ng Panginoon. Inaapoy siya ng lagnat, which is going to happen when you have this kind of infection in this location of your joints. Nahihirapan siyang huminga dahil nakalaylay ang kanyang katawan, hila-hila lang ng kanyang dalawang brasong nakapako, kaya ang kanyang mga baga ay napipisa ng bigat ng kanyang katawan. Mahirap huminga. May mga sugat pa siya sa ulo at sa buong katawan, binugbog pa siya, hinampas pa siya the night before and that same morning also. Nagbuhat pa siya ng krus, walang tulog magdamag mula nung Lord's Supper. You can imagine the suffering that Jesus was going through, and at the same time, He was securing Mary, the mother. Ibinibili niya kay John, the most beloved disciple, "O ngayon, ituring mo na siyang nanay mo." At sabi niya kay Mary, "Wala ngayon, ituring niyo na siyang inyong anak." Why? Because Jesus was the firstborn, siya ang panganay, at tungkulin niyang alagaan ang kanyang ina, at ngayong mamamatay siyang hindi na niya magagawa yon, at least on earthly dimensions, inayos niya na mapalagay sa mabuti ang matanda, at pati naman si John na walang ina, nagkaroon tuloy ng ina. Nagdurusa, nag-aagaw buhay, iniisip pa rin ang kapakanan ng iba. And if Jesus would do this to Mary, the mother, the least that we can do, believers of Jesus, is to respect Mary and to respect her memory. We are to honor her. All generations will call her blessed. Hindi ko maintindihan yung maraming born-again Christian na walang ginawa kundi pagtawanan, libakin at baliwalain si Mary. Mary is important. The mother of Jesus on earth was very important and Jesus loved her. So should we. But of course, worship belongs only to God. And we should pray only to God in the name of Jesus. Pero hindi natin dapat binabaliwala ang alaala ng napakahalagang babaeng ito. Hindi ko man nagba-Bible study ka, nagba-Bible ka, born again Christian ka, eh magiging lapastangan ka kay Mary. We should not do that. Pero may isa pang lesson para sa atin mga kapatid. Value your family. Sila ang nandyan hanggang huling sandali. Kung yung family mo man, biological family, o nilikha mo because of your close relationship with them, yun ang pamilya mo, value your family. So why did Jesus have to be crucified? Yan ang tanong natin sa simula. Why did they have to suffer terribly? Jesus had to be crucified and to suffer so He could be at Calvary with the two criminals. So He could be at Calvary with us and take us to paradise. Take to paradise those who would believe and ask Him. Kung nanatili si Jesus sa langit, hindi bumaba sa lupa at hindi nagpunta sa Kalbaryo, paano tayo magkakaroon ng contact sa Kanya? He made heaven accessible. Not by asking us to climb to heaven on our own because we could not. Even there are the Ten Commandments. Lalong humirap lumapit sa Diyos, hindi tumali. Hindi tayo inutusan ng Panginoong akyatin ang langit dahil hindi natin kaya, bumaba ang Kanyang anak. Na siya namang dapat natin gawin. Bumaba tayo sa mga tao.
kung saan sila naroon, kung paano nila mauunawaan ang salita ng Diyos, kung paano natin maipapaliwanag in their terms, in their area, in their language, we should do it. Hindi yung pipilitin natin sila ang magkandahirap umakyat para tayo marating. Hindi ganun ang halimbawa ng Panginoon. Siya ang lumapit. Jesus had to be crucified. He had to be at Calvary to be stripped so He could clothe us. Bakit kinailangan siyang mahubdan para tayo madamitan? Jesus had to be nailed to set us free. It was an exchange. Jesus had to be crucified to bring us to God. Because we are nailed on the cross. Ang totoo niyan, mula nung nagkasala tayo, napako na tayo sa krus. So si Jesus na malaya, nagpapako para tayo mapatayo, mapalayo, mapababa sa krus, at makakit sa langit. Romans 3:24-26. But God treats us much better than we deserve. And because of Jesus Christ, He freely accepts us and sets us free from our sins. God sent Christ to be our sacrifice. Christ offered His life's blood so that by faith in Him, we could come to God. Ipinaliwanag. Ang ganda-ganda ng trato ng Diyos sa inyo, higit sa karapat-dapat, sabi ng Romans. Ipinadala ang Kanyang anak bilang sakripisyo para kayo palayain. Christ had to be crucified so He could die to give us life. John 10:10, a thief comes only to rob, Jesus says, kill and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. So no criminal is beyond redemption. No offender is hopeless. Sabi ni Lord, I came so that you can have life and have it to the full. Jesus wants you well. Jesus wants you to have a full life in this world and in the next. John 12:24, I tell you for certain that a grain of wheat that falls on the ground will never be more than one grain unless it dies. But if it dies, it will produce lots of wheat. Gawin nating mais, mas familiar tayo doon. Kung hindi mo tatanggalin yung mga butil-butil sa mais, at yung mismo isang busal na yun ay mamamatay, wala kang itatanim ng mga punla. Pero dahil namamatay yung isang buong busal lang mais, dumadami ang naitatanim. At ganun yun, sabi ni Lord. Kailangan ko mamatay para dumami kayong magkakaroon ng buhay. So let the death of Jesus give you life in all its facets. At huwag tayo nag-iisip na ang buhay ay para lamang doon sa kabila. Dapat dito rin. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Pinagaling niya ang mga may sakit, pinakain niya yung mga nagugutom, pinatawad ang mga may kasalanan, inirestore niya sa lipunan yung mga puwera, dahil interesado rin siya na dito sa mundo, magkaroon tayo ng magandang buhay. So what lesson can we learn? What else? Be the criminal who turned around, who recognized and asked Jesus to take him. Kung meron tayong mga kasama ngayon, o nakikinig sa mensaheng ito, na hindi pa talaga kayo malinaw na nagpapaligtas kay Jesus, hindi nyo pa sinasabing, kinikilala kita, ikaw talaga yung mabuti, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang tagapagligtas, iligtas nyo ako. Kung hindi nyo pa nagagawa yan, gawin nyo na. Ano pang hinihintay natin? There is nothing to lose and everything to gain. Jesus positioned Himself with sinners to connect with them, to dignify them, and to save them. And so should we. Hindi tayo kahit kailanman darating sa buhay ng isang itinuturing nating makasalanan para siya husgahan, para siya isang puwera, para kawawain, para ipahiya. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Siya ang tumanggap ng kahihiyan para bigyan niya ng dangal yung iniligtas niyang makasalanan. Hindi na natin kailangan magpapako sa krus para sa ibang mahal natin sa buhay at mga kakilala at kaibigan. Dahil ginawa na ni Jesus, ang gagawin na lang natin, huwag nating husgahan. Huwag nating kawawain, ilapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Love is the greatest argument for Jesus. So talk with Jesus. Ask Jesus to take you to paradise with Him in the next life. And if you have done that already,
ask Him to take your paradise now, here. Because Jesus also cares for this side of eternity. Have the kingdom of God within you now. And take your loved ones to Calvary so they could meet Jesus, believe, and they themselves could ask Jesus to take them to paradise. Huwag na tayong malungkot dahil sa kamatayan ng Panginoon. Salamat naman at lumipas na yun, at salamat naman at nabuhay siya muli. Malungkot na lang tayo para sa ating mga sarili kung hindi pa tayo nakikinabang sa kamatayan na yun. At malungkot tayo para sa mga kilala at mahal natin sa buhay. Sabi niya, "Women of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and weep for Jerusalem." Do we weep enough for the people in our families, in our neighborhoods, in our circle of friends, to the point of really consciously, lovingly bringing them to Christ? Alam natin ang choices. Two men were beside Him that day. One asked to be saved, one did not. Or at least there is no record that he did. The same choices are available to people now. They can ask Jesus to save them, or they can ignore Jesus. We must make the choice available to people we know. Hindi tayo makakapagpasya para sa mga tao, pero at least bigyan natin sila ng pagkakataong magpasya sa pamamagitan ng malinaw at mapagmahal na pag-aalok sa kanila. Natanggapin nila ang Panginoong Jesus. Bring people to Bible studies. Bring the Bible to them. Bring them to church. Share salvation with them. Imbes malungkot, let's turn this emotion into something positive and make the death of Jesus give birth to many lives. Bawat tayong tao'y may misyon. Una, kilalanin ang Panginoon, at pagkilala na ay ipakilala siya. This never changes. The forms of songs we sing, the style of worship we do, the versions of Bible we read can change. But the basic truth will never change. We are sinners, and because of that, we're going to be judged. Jesus took the judgment and the punishment so we can be free. Nothing can change the truth. At dapat natin lagi itong ipamuhay at laging dalhin ang mga tao sa piling ng Panginoon. What are we doing to make the death of Jesus benefit more people? Hindi natin dapat solohin. Dapat nating ipamalita, ituro. May kanya-kanya tayong crowds, may kanya-kanya tayong paraan, may kanya-kanya tayong technologies, may kanya-kanya tayong skills. Whatever it is that God gave you, use it to extend His kingdom on earth and to bring people to Christ. Dear God, we thank You that Your Son Jesus died for us. Salamat po, na tuwing babalikan namin ang kwentong ito, ay lagi Niyo kaming hinihipo sa aming puso, sa aming espiritu, at nawa ang nadarama namin na emosyon dahil sa paghihirap ng Panginoon ay gamitin naming lakas upang ang paghihirap na ito hindi masayang at pakinabangan ng maraming tao. Pakita Niyo sa amin, Panginoon, kung paano pa kami lalago sa aming personal na espiritualidad, at lalo naman, bigyan Niyo kami ng hamon araw-araw, lagi na, to bring people to Jesus. Gamitin na namin aming posisyon, ang aming kalagayan, ang aming kinalalagyan, ang aming alam, ang mga kasangkapan available to us para dalin namin ng kaligtasan sa mga tao. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang paghihirap ng Panginoon. We can join Him in this suffering by bringing people to Christ, by making them benefit from that death, by increasing and furthering the kingdom of God on earth. Ama namin, sa aming puso nawa lalong lumalim ang katotohanan ni Jesus. Maging mga mumunti kaming Kristo sa aming pag-iisip, sa aming kilo, sa aming gawa, at makapagdala kami ng makaluluwa sa iyong paanan. Gamitin mo kaming kasangkapan sa anumang paraan para ang mga kaluluwa ay makakilala sa iyo at lumago sa pagkakakilala sa inyo. Pagbulay-bulayan natin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kamatayan, at lalo tayong humanap ng mga turo, udyok ng Espiritu, kung paano natin mapapalawak ang katotohanan ito at magiging kapakinabangan sa mas maraming tao. Dear God, touch us, teach us, so we can be messengers of the cross.